mga kaibigan, ako po ay nag-aalaga ng mga may sakit. So sa Dubai po, no, hindi lang po sa Dubai, sa Pilipinas, marami na po akong naalaga ang may mga sakit at particularly po yung may mga cancer. Kaya nung nakita ko po itong newspaper na to, no, sabi nga dito, 1,000 OFW in UAE test positive for cancer at yearly rate. So dito, very alarming po itong news na to. So natakot po ako, mga kaibigan, kasi may family history po kami ng cancer, no? Yung mga pinsan ko, mga tita ko po, halos namamatay sila sa sakit na breast cancer. Kaya natakot po ako, mga kaibigan, kasi nung college po ako, naoperahan na rin po ako sa left breast. Nagkaroon po ako ng cyst. Lumaki po siya. So, buti na lamang po at benign po ito. Pero syempre, ang cyst po kasi, bumabalik po yan, no? Kaya nung makita ko po ito, hindi na po ako nagkaroon ng peace of mind. Bakit? Ang dami po kasi masyado, no? Pinakamarami po dito is breast cancer. Kaya nga po, after a month ko po na mabasa ito, no, nagpatingin po kagad ako sa doktor. So, sabi ko nga po sa inyo, ang mga cyst po ay bumabalik. So, nagkaroon po ako ng ano, kumbaga nung nagpa-check up po ako sa doktor, may bad news ang doktor sa akin. Tumubo po ulit yung cyst sa right breast naman, pero this time mas marami siya. So, natakot po ako. So, sabi nga po ng doktor, no, hindi natin ooperahan. Kasi ang sabi ko po sa kanya, Dok, operahan niyo na po. Kasi nung college naman ako, is naoperahan naman ako. So, sabi niya, hindi natin ooperahan kasi maliit pa. Hintayin natin lalaki. So, syempre, kapag lumaki, no, mas nakakatakot kasi baka umuwi siya ng malignancy. So, ang ginawa ko na lamang po, nag-research ako ng nag-research kung ano po yung pwede kong inumin na natural. Kasi sabi niya, hindi natin ooperahan at wala din daw pong gamot na pampaliit ng bukol. Kaya naniniwala po ako na merong natural. So nag-research po ako ng nag-research, no? Nag-vegetable juicing po ako. Halos everyday yan, pero syempre medyo hindi tayo consistent sa vegetable juicing dahil medyo nakakapagod, matrabaho po yun. So buti na lamang po nakita natin yung, ano, yung testimony ni Ms. Maritoni Fernandez sa YouTube, kasi talagang non-stop po yung pagre-research ko kung ano pa yung pwede kong inumin. So ayun po, no, nung makita ko po yun, dali-dali nag-avail po ako ng package. Actually, ang in-avail ko po yung business package, hindi ko man siya naiintindihan pa yung marketing plan, pero kinuha ko na po yung business package. So hanggang sa after 4 months ko pong tinitake yung barley religiously, no? Religiously, kumbaga, tinanggal ko po lahat ng bawal. Yung pinagbawal po sa akin ng doktor, nakakainin, tinanggal ko po yun. So, sabi niya sa akin, para hindi daw lumala yung bukol, no, iwasan ko daw po yung pagkain ng mga malalansang pagkain, kagaya ng patis, alimango, alimasag, ano pa, hipon, pusit, tapos manok. Sinabi rin po niya ang manok. Kasi ang manok daw po natin ngayon, iba na, no? Kasi nga, marami na daw pong sinasaksak na mga hormonal, mga chemical sa manok. Kaya po nagkakaroon ng hormonal changes, no? Hormonal imbalance ang mga babae. Kaya sobrang dami po ng may mga breast cancer tsaka ovarian cancer. So dahil din po pala yan sa manok. So iniwasan po natin yan. So hanggang continuously, no, talagang completely change lifestyle. 4 months po, nawala po yung mga bukol natin. Yung mga multiple cysts sa breast, nawala po yan. So sobrang ganda, no? Nagkaroon ako ng magandang testimony. Siyempre, hindi natin yan pwedeng itago lang sa ating sarili, no? Shinare ko po yan sa aking mga pamilya, sa aking mga kaibigan. Marami po ako mga kaibigan na nagkaroon sila ng reproductive problem. So, hindi makabuo ng baby ang mga couple. So, sampu po sa mga kaibigan ko, no? Sampu sa mga na-sharean kong couple, halos lahat po sila ay nabuntis at may mga baby na po ngayon sa tulong po ng barley. No po. So isa po ito ang aking kaopisina, si Lizer. 13 years po yan hindi siya magbuntis, no? Shinare ko po yung barley sa kanya dahil hindi po siya nagkakaroon ng period. So syempre sa ating mga babae, hindi normal na hindi tayo nagkakaroon ng period. Shinare ko po ito para magkaroon po siya ng period, kasi sabi nga po ng doktor, 5% lang ang chance niyang mabuntis, no? So hindi naman po namin ina-expect na mabuntis siya. Ang gusto ko lang po ay magkaroon po siya ng regular menstruation. Alam niyo po, no, for 13 years na hindi siya magbuntis, after 3 months po na magpagtitake niya ng barley, nawalan po ulit siya ng menstruation. Pero ang pinakamaganda
Yan. Ang kagandahan po dito, dahil continuous po niyang tinitake ang barley for 3 months, no, nung bumalik po siya sa doktor, dahil sumapa po ang kanyang pakiramdam, no, alam niyo po, ang nakita ng doktor sa ultrasound, hindi po yung kanyang myoma. Kasi meron po siyang myoma, meron din po siyang mga ovarian cysts. Ang dami po niyang problema sa matres, no? Ang nakita ng doktor sa kanya is isang maliit na shadow, no, baby sac. At nung i-press po yung heartbeat, no, sobrang bilis ng heartbeat ng baby. So hindi po nila ina-expect mag-asawa, no, kasi 13 years po eh. So ayun, no. So marami na tayo mga kaibigan na sobrang happy nila sa tulong ng barley. So ang nanay ko rin po na may katarata, no, luminaw ang mata niya. Hindi na po yan nakakapagbasa, pero ang good news ngayon halos 1 hour nagbabasa po siya ng mga devotional books niya, no. So sobrang ganda po ng barley natin. So meron din po tayong mga kababayan, no. Teka, na nag-hang siya. Ayan, meron po tayong mga kababayan sa Dubai, no, nagkaroon din ng breast cancer. Actually, marami tayong na-touch na mga ano, marami tayong na-reach out na mga kababayan natin sa Dubai na may mga breast cancer. So, ito po si Tita Prosy, no, breast cancer po siya, no, stage 2. Na 4 months po siyang nagtitake ng barley, pinaalam niya sa doktor na ititake niya ito. Actually, 4 sa mga doktor niya against sa barley. No, breast surgeon niya, yung internal medicine niya, oncologist niya, talagang against. Pero mayroong isang doktor na nag-stand. Sabi niya, sige, i-research ko yan. Sabi niya, pinituran po niya yung green box, no. And then after 1 week, nag-follow up si Tita Prosy. At ang sabi po ng doktor niya, wala kang ibang iinumin, kundi itong green box lang na to. From Australia. Itong barley from Australia. So, ni-research po ng doktor na talagang sobrang superfood itong barley natin. So 4 months po, no, na-amaze din ang doktor kasi walang side effect yung pasyente niya, no? Kasi pre-prepare siya sa mga ano eh, mas malalakas na gamot kasi po yung side effect po ng kanyang radiation therapy matindi, no? Hindi naglagas ang buhok ni Tita, hindi rin po nag-ano yung mga ngipin niya, tapos walang side effect. Ni isang side effect wala siyang naramdaman. So ngayon po, no, more than 1 year na siyang breast cancer survivor, no? At ngayon po isa siya sa ating mga agent of hope. So isa rin po dito, no, sa kabilang picture, may diabetes. So marami po, no, maraming tao ngayon ang nagsasuffer sa diabetes. Ang diabetes po actually walang cure, no? Walang cure ang diabetes. So dito pwede tayong mamatay dito sa mga complications. So makita niyo po, no, dito sa before niya, nagkaroon lamang po siya ng bukol sa ilalim ng tuhod, no? Isa po siya sa mga nanay ng business partner natin dito sa Rizal. Nagkaroon siya ng bukol sa ilalim ng tuhod, matagal na. Tapos pumutok. Nung pumutok po ito, hindi na siya gumaling. Ang daming antibiotic, ang daming gamot na ibinigay sa kanya ng doktor, pero hindi po gumagaling, no? Pero alam niyo po, ang nakaka-amaze dyan, sinubukan nila ang barley kasi nawawalan ng pag-asa kasi yung asawa po niya naputulan na ng paa. So na-witness niya kung gaano kahirap ang mawalan ng paa. Kaya talagang kumbaga out of desperation, kumuha sila ng barley kasi nababalitaan nila kung gaano ka-amazing ang barley natin. So imagine niyo po, no, 1 week pa lamang itong after niya. Ay, sorry. 1 week pa lamang itong picture, no, itong after, 1 week na pagtitake niya ng barley, nag-dry kagad. So imagine, no, ang tagal, taon po siyang dinaramdam niya itong sugat na ito, no, hindi gumagaling. So pwede po siya, possible na maputulan siya ng paa. But because of our amazing barley, no, ang bilis nag-heal ng sugat, kahit ako nagugulat. Kasi marami po akong naging pasyente na naputulan ng paa at ngayon po pumanaw na, no, kasi due to complication. Pero si nanay, nakalakad na po siya ngayon at totally, no, very soon, no, ipopost natin yung ano niya, yung testimony niya na completely heal na ang kanyang sugat. Ito po, 1 week pa lamang po ito. Ngayon, tuyong-tuyo na daw po ang sugat niya. Halos wala nang makikita. Ano po? So, napakaganda, no? So, isa pa po dito na nagustuhan natin sa ating barley, no? Nakakadugtong siya ng buhay, mga kaibigan. So, si Baby Ken po, actually, ito po yung pinakapaborito ko sa lahat ng mga testimony, no? Kasi si Baby Ken, ito po ay masela na condition, no? Siya po ay nagkaroon ng encephalocele. Ito pong encephalocele na to, kumbaga birth defect po ito during pregnancy ng nanay. So first month of pregnancy, nag-develop po ito kasi hindi po nagkaroon ng closure yung kanyang brain,
no? Kaya po yung ano, yung from brain to spinal cord, hindi po nagsarang maigi, may lumabas po na laman, no? Ganun po ang encephalocell. So, habang lumalaki po siya sa loob ng tiyan, lumalaki rin po itong bukol na ito. So, pagkalabas po ng baby, mga kaibigan, no? Dalawa ang ulo niya. So, syempre, mag-undergo po ito ng surgery, no? Maselan ang ganitong surgery. So, after po ng surgery, ang akala po ng family, okay na kasi nawala po yung bukol, pero nagkaroon po ng complication, mga kaibigan. Makikita nyo sa ibabang picture, no, lumaki ang ulo ni baby, nagkaroon po siya ng hydrocephalus. Complication po ito doon sa kanyang first surgery. So, kailangan po siyang operahan ulit ng pangalawang beses. Bakit? Kasi po lalagyan siya ng tubo. Yung tubo po na yon ang siyang magsisilbing drainage, no? Doon sa tubig na pumupunta, umaakyat sa kanyang ulo, i-drain po yun papuntang tiyan para iihi po ng bata. No? So, sa madaling salita, pangalawang surgery, naging ano siya, parang naging comatose po siya. Hindi siya nagre-respond sa mga gamot. No? Si Baby Ken, no, kumbaga nag-agaw buhay. Pero alam niyo po yun, no, sa sobrang galing ng Panginoon, sa sobrang ganda ng nilikha niyang barley, no, ang nanay po niya, no, may nag-offer sa kanya ng barley. Out of desperation din ng nanay, pinainom niya ng barley ang anak. Kasi bakit po pinainom? Kasi ang sabi po ng doktor, tatanggalin na natin yung mga aparatong nakalagay kay baby. Kasi hindi na po siya nagre-respond. So, maghihintay lamang po ng mga ilang araw. Pag hindi nagre-respond, tatanggalin na ang oxygen, lahat ng aparato. Ibig sabihin, mamamaalam na ang bata. No? Kaya ang ginawa ng nanay, nagpainom, pinainom po niya ng barley at syempre, no, nahuli siya ng doktor. Ang sabi ng doktor sa kanya, hindi ka na pwedeng pumasok sa loob ng ICU, no? Pero syempre, mother's knows best, ang inuutusan yung tatay, no? So, pinapainom po lagi ng barley ng tatay. So, sa 3 days po na pagpapainom ng barley kay Ken, nagpinkish po ang kanyang pisngi. Tapos nakagalaw na siya, nakaiyak na siya. So, naka-recover po si Ken. So si Ken po, kailangan siyang operahan ng pangatlong beses dahil nagkaroon kasi ng infection doon sa kanyang shunt. Kaya po hindi na siya nagre-respond. So ang kagandahan po nito, naoperahan siya ulit ng pangatlo para tanggalin yung kanyang shunt. At alam niyo po mga kaibigan, doon sa pangatlong surgery na walang shunt, ang tanging pinapainom lamang ng nanay is barley. No? Ang sabi po niya sa doktor, avocado shake. Pero ang hindi alam ng doktor, no, barley pala yun. No? Dito, nagsimula nang makarecover si Ken. Kahit na walang shunt, unti-unti lumiliit po ang size ng kanyang ulo. Ngayon po, no, si Ken ay more than 1 year old na. No, nakapag-celebrate na po siya ng birthday. 8 months, more than 8 months po si Ken sa loob ng hospital. No? At lahat po ng kanyang mga kasabayan sa hospital na same case po niya, no, same case, no, merong hydrocephalus, lahat daw po yun, sila ay pumanaw na. Tanging si Ken lamang po ang nakalabas ng buhay at nakapag-celebrate po siya ng first birthday niya. So mapansin niyo po, no, yung kanyang birthday cake is barley cake, hindi po siya ordinary birthday cake lang, no, yung mga children's cake, no. So special po yung cake niya. So ngayon po si Ken, no, more than one year old na, magto 2 years old na po siya. At nakita ko po, no, yung improvement niya, sobrang ganda yung ulo niya, halos proportion na rin po sa katawan niya. So praise the Lord. Diba? Mahihiya po ba tayong i-share yung barley natin, diba, sa ibang tao na siyang nakakatulong para magkaroon ng magandang kalusugan. Sabi nga dito, no, God did not create illness. Diba? And He did not want people to get sick and die. Hindi niya gusto na tayo ay maratay at mamatay. Kaya nga po, ginawa niya itong natural, hindi yung mga synthetic. Diba? Itong natural, ito ang ating i-promote. No? Dahil ito, dito tayo magkakaroon ng kagalingan. So sabi nga dito sa Exodus 15:26, I am the Lord who heals you. Di ba po? So dito nagsimula yung aking journey dahil nga ang daming may sakit, no, parang naging ano ko na siya, parang naging mission ko siya hanggang sa sunod-sunod na po, no. Ginawa natin yung ano, yung part natin as an agent of hope, no, bilang isang OFW. 14 years ako sa OFW, hindi po ako nakakaipon talaga, pero doing the business for 19 months yan. Nahit natin yung first million natin. At ngayon po nasa 2 million circle na po tayo. Pa 3 million na rin po tayo. So, tuloy-tuloy po natin ginawa yung negosyo.
No, hindi po kami mayaman, no, sa 14 years po namin sa abroad, mag-asawa, hindi naman po kami nakapagpagawa ng bahay. Kaya yung mga anak namin, itinira po namin sa isang napakaliit na apartment, hindi komportable, no, maingay, sobrang init, may aircon nga, pero display lang pala, no. So, sa madaling salita, hindi po komportable yung mga anak ko nung sila ay nasa Pilipinas. Kaya po ginawa natin yung negosyo para makawala sila sa ganitong sitwasyon, no. Nag-online class sila sa double bed lamang na maliit, 'di ba? 60 kan sila diyan, tapos meron silang katabing CR na laging barado. Syempre, 'di ba? Pag barado ang CR, mabaho po 'yan. So hindi po talaga ano, hindi siya magandang tirhan. So ganun na lamang po, no, ginawa natin ang negosyo. Praise the Lord, no. Sa tulong ng negosyong ginawa niya, nagbukas, no. Ito ang naging susi para tayo ay makaalis sa lumang apartment na ating tinitirhan. At ngayon po, no, noong December 13, nakaalis tayo. December 13 ng gabi, kahit umuulan, kahit gabing-gabi na, kahit wala pa po kaming masyadong gamit, nakalipat na po kami sa aming bagong tirahan, no, sa tulong po ng ating negosyo. So, sa amin pong mag-asawa, imposible ito naming mapatapos eh. Pero sa Panginoon, wala pong imposible. Kaya nga po, pinakita niya itong opportunity na ito para magbigay kasagutan sa matagal na po namin pinagdadasal ang makapag-for good din po ako at magkaroon, makauwi, no, sa aming sariling tirahan. So, syempre, mahirap po lalo na nag-pandemic. Nagsimula po ang aming bahay. Panahon ng pandemic, ang asawa ko 30%. Actually, ngayon hindi lang 30%, more than 30% kaltas sa sahod hanggang ngayon. So, ang hirap makabawi. Pero buti na lamang, meron po tayong negosyo na siyang nagpatapos na nitong ating tirahan. So ngayon, no, 10 months na po tayong nakapag-for good na dito sa Pilipinas, no. Araw-araw pinapasalamatan ko sa Panginoon na nakasama ko na ang aking mga anak 24/7, no. So sobrang saya lang sa pakiramdam na makakasama mo yung mga anak mo, hindi lang online, no, napapalaki mo sila na talagang na nagiging hands-on ka, no, hindi lang po kasi na sa 4 years po namin magkakahiwalay. Sa picture lang kami nagkikita, no? Walang video call kasi sa ano, sa Dubai, no? Naka-block po kasi 'yan, no? Lagi picture lang, tawag lang. Ganun lamang po. So, we praise God for this business sa tulong nitong mga green back test na 'to. Naging posible po ang lahat na tayo ay tayo ay nakapag-for good na. So, ito pong negosyong ginagawa natin, no? Syempre, ang sahod ko po, ang sahod namin mag-asawa sa abroad, it's not enough para makapagpatapos ng bahay. Pero ito po, syempre, meron tayong mga give me 5 bonuses. Di ba yung in-explain po ni Mentor Salmar, meron tayong give me 5, no? So, yung give me 5 ko po nung November, December last year, napambili po natin yan ng ano, ng dining table, ng mga ilaw, tapos nag-just for you tayo nung January, nagsunod-sunod po, no? Every month, nagkakaroon tayo ng bonus. Kaya, nakabili po tayo ng bed. Dalawang bed po yan, sa master's bedroom at isa rin po sa bedroom ng aking dalagita. So, syempre, dahil po nagsimula tayo sa pabenta-benta ng barley, no? Sinishare natin ang barley. Hindi ko rin po alam na makakaipon pala ako para makabili kami ng baby grand piano. Ito po yung pangarap ko para sa aking anak na pangarap lang. Alam ko imposible siya eh. Kasi wala nga kaming bahay tapos maglalagay pa kami nitong grand piano. Pero alam niyo po, naging posible lahat sa Panginoon. Lahat ng pinapangarap namin para sa aming mga anak, unti-unti po yan natutupad. So, dyan po nagsimula ang lahat-lahat, no? Nung tayo makapag-for good na, wala na po tayong ginawa, no? Kumbaga, bakante. Wala po, hindi po tayo nag-apply ng trabaho. Wala po tayong trabaho ngayon. Pero may negosyo tayo sa loob ng bahay. So, ang bahay po namin, no, wala pa siyang sala set ngayon kasi yan po ang unboxing area, no, yan po ang warehouse ko. Pero okay lang, no, okay lang po. Kasi sa loob ng 8 months na hindi po ako nagtatrabaho, ito po yung naging income natin habang tayo ay nasa Pilipinas na wala ng trabaho. No, jobless na po ako ngayon. Kuminsan, ang asawa ko, hindi rin nakakapagpadala, pero okay lang kasi meron negosyo ang kanyang miti. So, ayun po mga kaibigan, no, ito pong negosyo natin na siyang nagpabago sa aming buhay, naming pamilya bilang isang OFW. Kung ikaw ay nangangarap po na makauwi na, magkaroon po ng makapagpundar, kahit na maliit na bahay lang, magkaroon ng negosyo, this is the perfect time para seryosohin po natin ang IAM Worldwide, and this is the best time, no po,
para gawin natin siya at makapag-for good na po tayo. So ito po sa tulong ng ating negosyo, no, kahit nagla-lockdown, no, tuloy-tuloy ang ating negosyo at napatapos po natin yung ating tirahan. Nakapagpa-landscape din po ako sa tulong nitong pabenta-benta natin ng barley. So mahal din po pala ang magpa-landscape. So hindi ko rin po ina-expect na mahal pala maging plantita. Pero syempre, dahil sa negosyo yung ginagawa natin, naging posible lahat-lahat ng mga bagay na gusto nating ilagay, no, para mapaganda ang ating bahay, no. Nangyari po siya kasi sabi nga po ng kapitbahay namin, yung bahay po daw namin ay mukhang McDonald's, no. Kulang na lamang daw po letter M sa bintana, ay parang McDonald's na. Nung nakita ko nga po yung mga McDonald's dito, no, lalo yung sa Pampanga, yung biggest McDonald's in the Philippines, nakita ko, wow, kakulay ng bahay, parang McDonald's nga ang bahay natin. So ayun, no, nakapagpa-landscape tayo. At least ngayon hindi na po siya mukhang McDonald's, no, mukha na siyang Ingles Resort, no, napuno na po masyado ng halaman. So naniniwala ako mga kaibigan, no, lalo na sa mga magulang dito na OFW, 'di ba? Sabi nga dito, oh, time is more valuable than money, no. Yung mga oras na nawala, na sayang, na hindi natin kasama ang ating mga anak, hindi na po natin 'yun maibabalik. 'Di ba? Kasi ang ating mga anak, mas kailangan po nila tayo, yung presence natin. No, hindi nga po maalala ng aking mga anak yung mga regalong pinadala namin sa kanila, eh. No, ang naaalala lang nila tuwing wala kami, kapag may sakit sila, may mga program sila sa school na wala silang nanay, no, na iniiyakan nila kasi sila lang daw ang kawawa doon dahil sila lang ang walang magulang. Pero buti na lang, ngayon, no, kahit online lang, buti na lang, no, meron na silang nanay, kahit hindi ko man sila nahahatid sa school, pero 24/7 nasa bahay po ako, mga kaibigan. So wala na po ang ganitong mga eksena. Ito po yung mga eksena naming mag-ina, no, tuwing ako ay malapit ng umalis, no. Araw-araw po yan, pagkagising niya sa umaga, maalala niya na babalik na ako ng Dubai, iiyak na yan, no. At least ngayon wala na. So mahirap maging OFW, di ba, mga kababayan? Mahirap po, no. Kung sa ating mga magulang ay nahihirapan tayo, alam niyo po, mas nahihirapan ang ating mga anak, no. Hindi lang puso ang nadudurog, halos buong pagkatao nila nadudurog, ano po. So sobrang hirap. So saludo po ako sa mga OFW natin na mga kababayan. Kapit lang po ngayon na nasa IAM Worldwide na tayo, ito na ang susi, no, para tayo ay magkaroon ng pagbabago. Makauwi na tayo sa ating pamilya, magkaroon ng magandang buhay kasama sila sa tulong po ng IAM Worldwide. So maraming salamat po mga kaibigan. Mag-ingat po kayo lagi dyan. Thank you, Mentor Salmar, sa opportunity ito, at congratulations po. So this is Joy Ingal and IAM Worldwide.